Hi! Welcome sa Landas ng Pag-aasa. Alam niyo, kakaiba itong magandang balita ngayong araw na ito na galing sa Gospel of Matthew. At dito, nagsimula lang ang kwento na si Jesus nagbigay siya ng paalala na mag-aalay na ako ng buhay para sa inyo. Basahin natin ito, ha? Nagsimula ang ating reading ngayon dito. Na magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nalungkot. Kasabi na si Jesus, mag-aalay ako ng buhay. Kinabahan ng mga disipulo. Susunod dito, itong napakasimpleng kwento. Nagtanong si Pedro kay Jesus, dapat pa tayo magbayad ng buwis? Ito naman, ang tinanong ni Jesus kay Pedro, anong palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka, kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Kakaiba ito, no? Kasi dati, noong unang panahon, kaya kailangan silang magbayad ng buwis para sa kanilang bansa kung saan sila nakatira. Pero dito mukhang ang dayuhan ang nagbabayad. Kung mamamayan ka na ng isang lugar, hindi ka na kailangan magbayad ng buwis. Yung mga dayuhan na nagbabayad, yung mga nakikitira sa inyo, yun ang kailangan magbayad. Kasi sabi nila, para walang masabi, edi magbayad na rin tayo. Kahit na, kung tutuusin, mamamayan naman tayo nitong bansa na ito. Kakaibang kwento. At pero may milagro dyan, di ba? Bigla na lang kumuha si Jesus ng pera. Galing sa kung saan? Galing sa isang isda. Kakaiba ito na kwento. Kinuha ni Jesus ang pera, hindi galing sa kanya. Mukhang kinuha niya kung saan-saan. Na mukhang milagrong pinanggalingan ng kanyang pinagbayad para sa buwis nilang dalawa. Anong koneksyon nito? Doon sa sinabi ni Jesus, no? Mag-aalay siya ng buhay para sa mga disipulo. Alam niyo po, yung buwis, yung pagbayad ng buwis, eh kaya ka nagbabayad ng buwis para meron kang makuhang mga benepisyo sa isang bansa. Meron kang makuhang mga pwede mong gamitin para sa iyong buhay. Nagbabayad ka para may makuha ka. Ano pong koneksyon yan ng pag-alay ng buhay ni Jesus para sa atin? Alam niyo po, kailangan tayong magbayad din ng buwis para umayos ang buhay natin, di ba? Kailangan ka magsikap para umayos ang buhay mo. Pero may isang bagay na minsan mahirap ang pagbayad. Ano yan? Ang ating mga kasalanan. Ang ating mga kasalanan na ginagawa paminsan-minsan, kailangan ng bayad. Pero ito ang magandang balita. Tayo dapat ang magbayad para sa ating kasalanan. Pero si Jesus, ang ating tagapagligtas, siya na ang nagbayad ng buwis.
Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Alam niyo, parang walang connection itong mga kwento na ito ngayong araw na ito, no? Pero mukhang yun ang ibig sabihin ng Ebanghelyo pag pinagsama mo ang mga sinasabi ngayon ng magandang balita. Dapat ka ba magbayad ng buwis para sa iyong mga kasalanan? Oo. Pero ang magandang balita, may nagbayad na niyan para sa iyo. Si Jesus, nag-alay ng buhay para sa atin upang tayo ay muling makalapit sa Diyos. O huwag ka na mag-atubili. Ay nag-alay na pala ng buhay si Jesus para sa atin, para lumapit tayo sa Diyos. Siguro ang dapat natin gawin, ibigay din natin ang buhay natin sa Kanya upang maghari siya sa ating buhay at upang matanggal na natin ang kasalanan sa ating buhay. Salamat sa inyo. Sana itong magandang balita na ito ay makatulong sa inyo.